Ang buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Mapicon offers the best environment-friendly solutions for your pest problems. 100% Filipino products to make your environment pest-free. You're in control with Mapicon. Watch out for Black Pearl Prestige Luxury Skincare launch at City of Dreams when luxury and quality meets. Rotary Club of Makati Nilsen District 3830 Community Impact Project. GLOW. Giving Love Outreach Worldwide. Join us as we commence our noble advocacy at the Missionaries of the Poor Shelter for the elderly and children with cerebral palsy with San Andres Bukit Community. Ngayong gabi sa Buhay OFW, babalikan natin ang issue tungkol sa laglag bala o tanim bala. Hindi lamang ang mga Pilipino ang nababahala dito, pati na rin ang mga dayuhan sa ating bansa. Marami ang lumalabas na pamamaraan o solusyon para hindi maging biktima ng laglag bala. May solusyon na kaya ang kasalukuyang pamahalaan sa usaping ito? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, muli nating inimbitahan sa ating programa ang chairman ng Chinese General Hospital na talaga naman pong may puso para sa ating mga OFW. At hindi basta-basta tatahimik kung ang ating mga OFW ang malalagay sa alanganin. Ang kapatid at mahal nating lahat, Dr. James D. Halimbawa, may nag-complain sa inyo, may nagtumawag sa inyo, hindi nyo alam, you can refer it to the records now, no? Na meron tayong parang network tayo na can contact around the world. Tinutulungan ni Chairman Senator Richard Cordon. Yun ang lapat gagawin. Makakasama rin po natin ang isa pang handang lumaban para sa kapakanan ng ating mga OFW, ang ating kapatid at senador, chairman din ng Philippine National Red Cross, Senator Richard Cordon. Marami tayong overseas workers at ang Red Cross, ang pake niyan, tulungan yung pinakawalang laban. Pinakawalang laban. Yung vulnerable ang tawag doon. Hindi kami charitable organization, bibigyan lang ng tulong, pero hinahanap namin yung the most vulnerable. Sa giyera, yung talagang wounded, yung disqualified sa giyera, nakakulong na. Pero yung protection namin yan. Magbabalik po ang Buhay OFW. Thank you so much to the 30th PMPC Star Awards for Television, Buhay OFW Awards for Best Public Service Program for Action TV. Mabuhay po ang PMPC. Congratulations to our Head News and Public Affairs Chief, Ms. Lucy Cruz Valdez, from your Buhay OFW family. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Watch out for Black Pearl Prestige Luxury Skincare Launch at City of Dreams when luxury and quality meets. Rotary Club of Makati Nilsen District 3830 Community Impact Project. GLOW. Giving Love Outreach Worldwide. Join us as we commence our noble advocacy at the Missionaries of the Poor Shelter for the elderly and children with cerebral palsy with San Andres Bukit Community.
Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Kumusta po ang mga kapatid natin sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Malaysia, Singapore, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Italy, Guam, USA, United Kingdom, sa inyo pong lahat, magandang gabi po mula po sa Buhay OFW. Ngayong gabi po ay napakaligaya namin sa Buhay OFW dahil makakasama po natin ang dalawa po sa ating Impact Awardees, ang ating Up Close and Personal at ang ating TOEFL Awardee at Special Awardee bilang philanthropist din po ng Buhay OFW. Kilalanin po natin Up Close and Personal, the Chairman of the Philippine Red Cross, none other than the good Senator, Senator Richard Dick Gordon. Magandang gabi po. Good evening, Marisa. Good evening sa lahat na nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan. At syempre, kilalanin natin ang latest special awardee ng Buhay OFW bilang Philanthropist of the Year, Dr. James D. Good evening, Marisa. Good evening po. Thank you. Ngayon naman po, Chairman Dick Gordon, pag-usapan natin ang Philippine Red Cross. Marami po kaming istorya na nakita at nalaman na natutulungan ng inyo pong opisina ng Philippine Red Cross. Bigyan po natin ng konting pahapyaw. Ano po yung unang-unang kaso na hindi nyo po makakalimutan? Marami kaming kaso, no? Dahil unang-una, alam namin marami kaming marami tayong overseas workers. At ang Red Cross, ang pake niyan, tulungan yung pinakawalang laban. Mm-hmm. Pinakawalang laban. Pinakawalang laban. Yung vulnerable ang tawag doon. Hindi kami charitable organization na nagbibigay lang ng tulong, pero hinahanap namin yung the most vulnerable. Sa gera, yung talagang wounded, yung disqualified na sa gera, nakakulong na. Pero yung protection namin yan. Pero sa mga ordinary day-to-day things, katulad yung disasters, meron rin OFWs. Meron rin international workers. Kaya makikita nyo abroad, yung mga migrants yung tulungan namin. Ito sa atin, sa Red Cross, natatandaan ko, unang-una kong na... Actually, hindi una yan, pero isa sa pinakamalaki. Lumapit sa akin yung isang nanay, ang pangalan niya ay Tumagan Family, mula sa Angono. Tinahanap niya yung isang kanyang anak. Yung pala may kasama pa, dalawang anak. Nagbobombahan noon sa Lebanon. Ang ginawa noong kanyang mga boss, yung kanyang mga masters doon, sinusiyan sila para hindi sila tumakbo dahil gusto nila tumakbo. Kinuha yung kanilang passport. Dahil ang lakas sa kasamputukan, tumalon yung dalawa sa four floors. Pinahanap namin sa ICRC, hindi ko pa alam yan, ng International Committee of the Red Cross at sa Lebanon. At nung makita sila, nasa hospital na sila, patay na sila dahil namatay sa pagbaksak. So yun, ako yung nalungkot ng uso doon at talagang sinabi ko, kailangan pakialaman natin ito. Tapos marami tayong narinig na inaabuso, kinukuha yung passport, binubugbog, at marami tayong mga OFW, lalo na yung mga domestic workers. Katulad yan na sabi ko, kukunin yung passport, hindi makatakbo. Eh, siyempre, pagka wala silang, hindi katulad sa hotel, marami silang Pilipino. Sa pabrika, marami silang Pilipino. Sila nag-iisa doon. So, wala silang laban. So, ang gagawin natin ngayon, sa dami ng mga nangyayari dyan, tutulungan natin yan. Sa Amerika, umuwi siya, tumawag sa akin kung pwede salubungin. Sinalubong ko, alam ko mamamatay na siya. Sinalubong ko siya, nalagay sa wheelchair, umuwi sa kanyang bahay, at matiwasay siya, natuwa naman siya din. Sinalubong ko siya, no? Pagkatapos, ito namang ibang ito, ito yung mga Muslim na kinuha sa Bangkok, mga Pilipina, kababayan natin. Tapos, nawala ng pera yung mga kumuha sa kanya. Dadalhin sila sana, gagamitin sila na parang trafficking in women. Hindi alam ng mga babae. Tumakas sila, kinuha natin sila. Nagpasko sila sa embassy, kinuha natin sila. Marami yan. Meron pa Kazakhstan. Yung mga tao doon sa Kazakhstan, mga welder natin. Sinusugod ng mga Kazakhs, yung mga Turkish. At nag-aaway sila. Tapos umabot na yung away sa mga Indiano. Inaabot na rin ngayon yung mga Pilipino. So daan-daan silang nilabas natin doon. Pakuha pa kami ng aeroplano. Kasama ko ang DFA. Unang aeroplano nga, hindi pumasok yung kanilang hagdana. Kaya kumuha kami ng Russian plane. Dahil Russian ang ginagamit sa airport. Nailabas natin yon. Naipasok pa yung iba sa trabaho. Pag huli, marami, bukod sa marami pa. No? Pero ito yung mga outstanding. Meron tayong mga... kababaihan na naipit sa ato may mga asawa sila sa Gaza, bakbakan sa Israel, sa Palestine. 70 families came out, including their husbands na Palestino, mga dentista at lahat. At marami kami nilabas, pinakiusapan namin ang Lebanon Red Cross para dumaan doon. Pero yung 70 dumating dito. Meron rin kami mga tinatawagan ng bombahan sa Libya, sa telepono. Ina-advise namin sila na makikita mo ang dedication ng mga nurses natin.
ayaw nilang umuwi dahil mapapabayaan yung mga pasyente nila. That's professionalism of the highest order. Dr. James D., nasa Red Cross po kayo bilang treasurer. Talaga po bang gano'n na po kayo ka-involved sa Red Cross? Well, you know, I run as governor of Red Cross with the help, of course, of Chairman Gordon. Pinatrabaho sa akin ni Senator Gordon, National Treasurer. Pinipima ko lahat ng check. Minsan yung kamay ko, nagrarayuma na. Dami ng binabayaran namin. No? Napakaganda. Dr. James D., marami po mga kababayan nagsasabi na very active ang Chinese Federation natin. Hindi na Filipino-Chinese Federation natin bilang presidente. Ano po ang nagiging sentimiento ninyo sa mga nangyayaring ito na hindi kagandahan sa mga OFWs natin? Yung OFW natin, kaya itong buhay OFW niyo, kung may halimbawa may nag-complain sa inyo, may nagtumawag sa inyo, hindi niyo alam, you can refer it to the Red Cross now. No? Na meron tayong parang network tayo na can contact around the world, tinutulungan ni Chairman Senator Richard Gordon. Yun ang lapat gagawin. So, Marisa, you have to work closely with the Red Cross para tulungan natin yung mga OFW natin. Kawawa naman sila . Talaga yung ibang aping-api talaga sila sa ibang bansa. Tama yun. Ngayon naman po, Chairman Dick, pag-usapan naman natin itong laglag bala o itong tanim bala. Ang daming storya. Ano po yung personal opinion niyo? Ito po ba scam? Ito po ba ginagawa lang to extort? Ito po ba talagang inosente na talagang amulet lang daw? Ano po ang personal take niyo dito? Hindi ko naniniwala doon sa amulet. Naniniwala ako na ito ay scam. Matagal lang nangyayari yan. Parang kotse, huhuliin ka, walang kararap. May hirapan kukunin may lisensya, magbibigay ka. Ito, paalis na siya, nilagyan mo siya ng bala. Naku, malaking penalty yan, mapipilit na siya magbigay. So, ang isa na sabi ko dyan, hindi yun ang dapat natin tuunan ng pansin. Ang tuunan natin ng pansin, una, sampal sa lahat ng Pilipino yan. Kung ikaw OFW, ayoko pumunta sa bahay mo, mamaya lagyan ako ng bala. Patay na ang turismo. Headline, bala. Merong warning ang United Nations, merong warning ang Time Magazine, nakakahiya tayo. Ang personal opinion ko, what can you do with a bullet without a gun? Mm-hmm. Anong gagawin mo yung bullet, no? So, why would a person bring out a bullet? Anong gagawin, no? So, this will affect our tourism very much. On that note, magbabalik po ang Buhay OFW. Meron kaming 143 volunteers everywhere, papasok sa eskwela. Kamusta yung anak ni Aling Karing na nandun siya sa Saudi? Sabi ng teacher, okay naman siya. Kaya meron kaming usapan ng mga teachers. So yan, magagawa yan. Pero ang sinasabi ko, hindi pwedeng feeling na entitlement. Kailangan tumulong ka rin. Thank you so much to the 30th PMPC Star Awards for Television. Buhay OFW Award for Best Public Service Program for Action TV. Mabuhay po ang PMPC. Congratulations to our Head News and Public Affairs Chief, Ms. Luchi Cruz Valdez, from your Buhay OFW family. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, The Malaya Business Insight, EGI Pamuli Dawen Hotel, Lawag City, Mapicon offers the best environment-friendly solutions for your pest problems, 100% Filipino products to make your environment pest-free. You're in control with Mapicon. Watch out for Black Pearl Prestige Luxury Skincare Launch at City of Dreams, when luxury and quality meets. Rotary Club of Makati Nielsen District 3830 Community Impact Project. GLOW, Giving Love Outreach Worldwide. Join us as we commence our noble advocacy at the Missionaries of the Poor Shelter for the Elderly and Children with Cerebral Palsy with San Andres Bukit Community.
Nagbabalik pa rin po ang Buhay OFW. Kasama pa rin po natin si Chairman Dick Gordon ng Philippine Red Cross at ang ating philanthropist na si Dr. James D. Do you think there's still hope para maayos tong serbisyo publiko natin? Of course naman. Madali naman yan eh. Hindi naman mahirap talaga yan dahil ang Pilipino, susunod at susunod yan kung parehas. Halimbawa, eh, kung lahat pipila, eh, kung may sisingit, papayagan, magagalit ang tao. Chairman Dick, pagkakausap kita, parang kaya eh. Basta't you have the willpower, kaya natin gawin to. Diba? Ito naman yan. The partnership naman ng ating Chinese General Hospital, masasabi ko with Philippine Red Cross, grabe, you have a very good tandem, willing to do service, especially for the least of our brothers and sisters. Ano mo, when you look at the both of us, matagal na kami magkaibigan ni James. No? Ang respeto ko kay James, hindi yung binibigyan niya ako ng tulong. Ano. Ang respeto ko sa kanya, may work ethic. Very true. Yung talagang work ethic. Marisa, what another thing, what the Red Cross is doing. Red Cross has the biggest blood bank in the Philippines. All types of blood. All the hospital, whatever they need. It's a very interesting topic, lalo na pag pinag-uusapan ng Red Cross, ang ating Chinese General Hospital and Medical Center, of course, ang ating mga OFWs. Bigyan niyo po kami ng mensahe para sa mga kapatid natin. OFW, susunod sa patakaran. Diba, pag ginawa namin yan, huwag kayong feeling entitled. Ang feeling nyo, ay, tumutulong ang Red Cross dito, magdodonate pa ako dyan para lalo kayo matulungan. Halimbawa, pag nabuo na ito, yung OFW, pakikamusta naman nyo yung anak ko, pumapasok ba sa eskwela? Yes. Tatawag yan, magte-text. Pwede namin gawin yun. Dahil meron kaming 143 volunteers everywhere, papasok sa eskwela. Kamusta yung anak ni Aling Karing, nandun siya sa Saudi, sabi ng teacher, okay naman siya. Kaya meron kaming usapan ng mga teachers. So yan, magagawa yan. Pero ang sinasabi ko, hindi pwedeng feeling yes, na entitlement. Kailangan tumulong ka rin. Meron kaming binilin barko, tinulungan kami ng buong Red Cross, kalahati kami magre-raise ng pera. Yung barko na yun, pagka may Yolanda, yung barko na yun, pwedeng mabilis, bago-bago ito, $80 million. Pero natawaran ko ng $1.7 million. Wow. Oh, yes. Oh, nakuha namin na. Yes. Kasama ko si James yan, nag-design yan. Oh, kaya makita mo, kami yan, yung barko yan, hindi mo kailangan ng pier. Pwede kang dumaong sa pier, pero lahat ng beach, 7,107 islands. Madadala natin yung barko ngayon, ibababa yung kargumento, yung relief, yung doktor, babalik ulit, kukuha sa mga bodega na nakakalat na ngayon sa Luzon, Visayas, Mindanao, may bodega kami. So lahat ng lugar, pwede namin tulungan, pwede namin lagyan ng So kailangan tumulong kayo sa Red Cross. Dr. James, anong masasabi mo? OFWs, alam ko mahal mo sa puso mo. Anong masasabi mo? Sana naman matapos na itong problemang to. Alam mo yung OFW, for you, the listener public of the OFW, as chairman said, we have a call center which is coming. So you advise all the OFW that when they are in need, kung naapi sila, kung saan ang trabaho nila, 24/7 call up the call center here. Chairman will attend to all the problems of this Dakuan. Yung mga naapi, no? Very good. Nako, napakaganda po ng pakikipagkwentuhan natin. Marami pa po tayo magiging series of usapan na importante po para sa mga kapatid nating OFW sa tulong po ng Philippine Red Cross at ng ating Chinese General Hospital. Ngayon po, magpapasalamat tayo, Chairman Dick Gordon, ang ating chairman ng Philippine Red Cross at ang aking senador, ang aking Impact Awardee, at ang ating si Dr. James Di po ng ating Filipino-Chinese Chamber at ng ating Chinese General and Medical Center na hindi po nagsasawang tumulong sa atin sa Buhay OFW. Magbabalik po ang Buhay OFW. Doon ako na nagkasakit ng anemic. Dahil once na magmadyong sila, talagang hindi ka matutulog. Pero may tip naman. Pag weekdays, nagmamadyong yan from Thursday to Friday night hanggang 3-4 p.m. Weekend naman, star cruises kami. Magsakay kami ng barko. Masaya, masarap ng buhay. Pero ang hirap naman, ako naman nagkakasakit. Thank you so much to the 30th PMPC Star Awards for Television, Buhay OFW Award for Best Public Service Program for Action TV. Mabuhay po ang PMPC. Congratulations to our Head News and Public Affairs Chief,
Miss Lucy Cruz Valdez from your Buhay OFW family. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, The Manila Times, EGI, Albergo di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday, APG, International Aviation Academy Incorporated, Mega World International, Jet Water Heater. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad sa iyong pagsisikap. Watch out for Black Pearl Prestige Luxury Skincare Launch at City of Dreams, when luxury and quality meets. Rotary Club of Makati Nielsen District 3830 Community Impact Project, GLOW, Giving Love Outreach Worldwide. Join us as we commence our noble advocacy at the Missionaries of the Poor Shelter for the Elderly and Children with Cerebral Palsy with San Andres Bukid Community. Iba-ibang nagiging karanasan at bunga ng pag-a-abroad ng ating mga kapatid na OFW. Hindi lahat ay nagtatagumpay at gumaganda ang buhay. Sa halip, lalo pa silang nasasadlak sa kahirapan. Pero marami rin naman ang nagiging maayos ang buhay, bunga ng pag-a-abroad. Sa aming 6 na taon na paghahatid sa inyo ng iba't ibang kwento ng Buhay OFW, naging daan na rin po para mapagtanto ang tunay na pinagdaraanan at hirap at sakripisyo ng ating mga OFW. Kapalit po na magandang bukas na pinapangarap nila para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayong gabi, ihatid namin sa inyo ang kwentong Buhay OFW ng ating mga kapatid mula sa Barangay 182 Zone 19 ng Pasay City. Anong mga aral ang mapupulot natin mula sa tunay na karanasan ng ating mga kapatid sa pag-a-abroad mula pa rin po sa Pasay City? Buhay OFW, bayan ni ka. 5 years old pa lamang si Marieta nang namatay ang kanyang ina. Panganay siya sa magkakapatid. Isang taong gulang pa lamang noon ang kanyang bunsong kapatid, kaya noong nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa, hindi na nagdalawang isip si Marieta at nagpunta sa Singapore para makipagsapalaran at 18 years old pa lamang siya noon. Ang exit ko dito, tourist. Pagdating ko ng Singapore, meron akong tawag na ito, proper documentation. So, ibig sabihin, lumabas ako dito tourist, wala akong kaalam-alam sa airport. Hindi ko alam kung anong itsura. Paano sumakay? Bahala na. Ganun na lang ginagawa ko. Kasi lakas loob para lang sa mga kapatid ko. Mahaon lang kami sa kahirapan. Hindi naman hirap as in hirap. Kailang medyo para makatulong naman ako. Mabuti na lamang at hindi siya napahamak at napunta siya sa maayos na amo. Thanks God, mabait naman yung amo ko. Kahit yung una, English natin puro baluktot. Kasi hindi pure ano sila eh, hindi pure Singaporean eh. Chinese, pero ano siya, Mandarin na China sila. Educated sila sa Amerika. Tapos, na-assign sila ng Singapore in US. Mga scientist. So, ibig sabihin, English nila iba eh. Ibang English ng mga Chinese dahil parang mixed with Mandarin. At talagang nga ako na, bahala na. Siguro, ito na yon. Tapos, pasalamat ako dahil dalawa lang anak. Araw-araw, ako lang mag-isa. Sa gabi, sa umaga, aalis sila ng 7:30. Uuwi sila ng 5:30. Mag-prepare ako ng dinner, bahala na ako. Kasi kung ano nililuluto ko, yun lang ginakain nila. Tapos yung mga bata, mabait naman. So, 2 years po ako doon. Ang sumunod niyang amo ay may-ari ng isang jewelry store sa Singapore. Doon ako na nagkasakit ng anemic. Dahil kay once na magmadyong sila, talagang hindi ka matutulog. Pero may tip naman. Pag weekdays na magmadyong yan from Thursday to Friday night hanggang 3-4 a.m. Weekend naman,
Star cruises kami, magsakay kami ng barko. Masaya, masarap ng buhay. Pero ang hirap naman, ako naman nagkakasakit. Every Sunday, may off ako. Off ko, instead nagagala-gala ako, nag-study ako ng una, window 95 pa eh. Nag-study ako noon, ganun-ganun. Tapos nung nag-study ako, alam mo na yun, pasikot-sikot. Nung nag-study ako, nag-apply ako dun sa agency na yun. Sabi ng agency, tapos ano ka na pala ng window 95? How about na dito ka na lang sa agency, huwag ka na lang magkatulong. So, ibig sabihin, make it sure, doon na lang ako sa opisina. Sa agency niya, natutunan ang paraan para kumita ng malaki. Medyo naging wise na rin, naging malaki na yung utak ko, malawak na yung pagkakaalam ko kung anong ikot ng Singapore. Kasi ganito po yun, bali na sa agency ako, marami na akong kadeal na mga expat. Kasi yung agency namin, more on expatriate. Ako nagiging consultant sa mga katulong. Nagtuturo kung anong gagawin, deal, ganito, ganyan. Kahit ako, pinapagalitan ng amo na yung katulong mo, ganyan, ganyan. So, ganito. Nung nalaman ko na $800 lang yung sahod ko sa agency, naisip ko, bakit hindi ako mag-part-time? Kasi yung pinapapart-time namin na wala pang amo, $10 per hour. How about ako na lang? So, nung marami na akong nakikilala ng mga amo, Ma'am, ganito na lang gawin natin. Huwag niyo ako silduhan. Dito na lang ako titira. Hanap ako ng sildo sa labas. Baka daw ako mahuli. No, ganun ko. Trust me. Kasi ang ako kasi, matapang na kasi ako dahil marami na akong kakilala. At saka marami din akong kakilala. Ganun ginagawa. So doon ako nag-hit ng pira. Doon ako mabilis lang kumita. Ganito yon. Sa umaga, bali magtatrabaho ko sa kanila once a week, twice a week. Sa umaga, para ako nag-opisina. Hindi ako mahalata na nagtatrabaho ako sa bahay. Ba, purmang-purma ako. Pero ang loob pala ng bag ko, damit, extra damit, kasi yung suot ko na pambahay. Sa isang bahay, gawin ko yung, halimbawa, isang amo. Karamihan ang mga, customer ko, international na, British, Australia. Kayang-kaya ni Marietta na tapusin ang trabaho sa loob ng 3 oras. Linis ng buong bahay, laba, luto at plancha. Sa isang araw, kaya niya makapaglinis ng 4 na bahay. Sa isang araw, mga $10 to $12 per hour ang kanyang rate. Minsan nagbibisit ako hanggang 3 a.m. Ang bibisiting ko kasi $18 per hour. Kaya wala naman ako ginagawa doon. Tutulog-tulog. Minsan ginising ako, nanudan ko ng TV. Minsan namulat ako. Uwi na pala ako. Para akong naglulutang na hindi ko alam. Kasi galing ka sa trabaho. Kaya naman marami siyang naitutulong sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Tumulong ako, mga kapatid ko, hindi sa magmamayabang. Sa sunod sa akin, yung bahay ng papa ko, tinutulungan yung papa ko, tinutulungan ko yung kapatid ko. Yung sunod ng kapatid ko, ako nagpapakasal, nagpapabahay, pabinyag, binigyan ko ng pangkabuhayan. 18 years nang namalagi si Marietta sa Singapore. Nagdesisyon na rin siyang umuwi dahil nagkaroon na siya ng sariling pamilya. May love life dumating sa buhay ko. Ang asawa na lamang niyang kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Magbabalik po ang Buhay OFW. Na-terminate dahil merong homesick na first timer sa Saudi. So maraming utang hanggang sa hindi ko napautang. Yung itabangan ako gabi, sinuntok ako. Nagpa-terminate na ako kasi labag sa nila, yung makipag-away. Pero ako, biktima. Thank you so much to the 30th PMPC Star Awards for Television, Buhay OFW Award for Best Public Service Program for Action TV. Mabuhay po ang PMPC. Congratulations to our Head News and Public Affairs Chief, Ms. Lucy Cruz Valdez, from your Buhay OFW family. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Southville International School and Colleges. Mapicon offers the best environment-friendly solutions for your pest problems.
100% Filipino products to make your environment pest free. You're in control with Mapicon. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang. Watch out for Black Pearl Prestige Luxury Skincare Launch at City of Dreams when luxury and quality meets. Rotary Club of Makati Nielsen District 3830 Community Impact Project GLOW Giving Love Outreach Worldwide. Join us as we commence our noble advocacy at the Missionaries of the Poor Shelter for the Elderly and Children with Cerebral Palsy with San Andres Bukid Community. Buhay OFW, pangarap may mga tao na sadyang hindi para sa abroad ika nga. Sila ang mga walang swerte sa pag-a-abroad. Pero dahil na rin sa kagustuhan na guminhaw ang kanilang buhay, sumusubok at nagbabakasakali pa rin kagaya na lamang ng naranasan ni kapatid Ricardo Ramirez. Sa simula pa lamang, parang may mga humahadlang na sa mga plano niya na magtrabaho sa ibang bansa. Kahit na biktima na ng illegal recruiter, hindi pa rin nagpatinag si Ricardo sa kanyang pag-a-abroad. Kinuha ko yung license saka job order sa OWA, sa POAA. So, dinala ko yung record dun sa mismo sa agency sa Quezon City. After 2 days, lumaya sila ron sa inuupahan nila. At later on, na-discovery ko nakakulong na sa Pasay City Jail yung isang recruiter. Hindi na nabawi ni Ricardo ang kanyang pera na naibayad, pati na ang kanyang passport. Pero swerte pa rin dahil hindi siya napasama sa mga kasabayan niya na napaalis ng agency. Sabi nila Singapore pero napunta sa Malaysia yung mga kasama ko. Iniwan sila sa hotel at nawala na yung recruiter sa Malaysia. Hindi ako sumama kasi na-verify ko walang job order at hindi license yung agency. Gulf War yun, nasa Yemen ako. From finishing carpenter, naging surveyor ako later on. So, geodetic engineer ang trabaho ko, pero hindi ako geodetic engineer. By experience. Nung nandoon ako, maayos naman ang trabaho ko at maganda sitwasyon. Carpentero ako pero all around ako. Minsan nasa electrical ako. Nang wala ng trabaho sa electrical, napunta na ako sa painting, gano'n. Habang nasa Saudi, nagkaroon ng sideline si Ricardo. Nagpautang siya ng pera sa kapwa OFW na nangangailangan ng pera. Yon ang naging dahilan kung bakit siya napahamak. Na-terminate. Dahil merong homesick na first-timer sa Saudi. So, maraming utang hanggang sa hindi ko napautang. Yung itabangan ako, gabi sinuntok ako. Nagpa-terminate na ako kasi labag sa ano nila, yung makipag-away. Pero ako biktima. Sumubok ulit na mag-abroad si Ricardo. 1995 nang mapunta siya sa Qatar bilang isang finishing carpenter. Maayos naman ang takbo, medyo maganda sitwasyon. So gano'n naman, ang naging sitwasyon naman doon, yung mga Korean employer namin, yung ginagamit na divisor sa aming daily sa per hour, divided by 10 imbis na divided by 8. So lugi na kami ng 2 oras doon sa per hour. So at pati yung mga holiday pay, hindi na ibibigay sa amin. Nagpunta kami sa Philippine Embassy. Nagkaroon kaming welga. Siguro yung primero mga 3 days, tapos inayos ng nagpunta rin yung labor attache saka yung ambassador. At pinagkasundo kami sa employer namin, nagkasundo naman. Pero wala pa rin pagbabago sa pamamalakad ng kanilang amo. So nagwelga na kami mga ilang linggo. Parati kami nasa tabloid saka sa Qatar, sa Gulf Times. Ayun, nakulong kami. Imbis na 5 kaming labor leader lang makulong, naging 13. At hinuli kami, mga natutulog kami, ala una ng madaling araw o alas 2 pagitan ng ganun. Sa kasama pala, yung mga kasama ko, nakahubad, walang t-shirt. So hinagisa na lang ng ano. Ngayon, ang kasama ang palad, no, kaya naging 13 kami, yung nagising, inuli na rin. Mula sa deportation jail, inilipat sila sa OWA Center
kung saan nakasama nila ang mga runaways na mga OFW. Unang lipat namin, mga ilang oras kami ron. Tapos pangalawa, nilagyan kami ng bakal dito sa paa. Parang hardened criminals kami. Tapos inilipat na naman kaming kulungan. Doon dumating naman yung aming labor attache sa kayo abogado. So pinakita, illegal dismissal yon at labag yung ginawa nila ng Qatar Police. Kaya inilabas kami. Ilalabas kami, pero umalis sila. Ginawa nung sa kulungan, inilipat na naman kaming kulungan, pangatlong lipat. Doon na sa deportation jail kami nilipat. Pag-uwi nila ng Pilipinas, nagsampa sila ng kaso laban sa agency. Hindi na nga ako nag-abroad kasi-kaso ng kaso. Eh bandang huli, imbis na medyo malaki makukuha ko, kaso sulsul ng abogado, kung gusto mong makakuha agad ng ano, kahit maliit, tanggapin mo na. Hindi na muling nag-abroad si Ricardo. Tinanggap na lamang niya ang realidad na hindi para sa kanya ang pag-abroad. Dito na ako nagtrabaho. Anyway, mas mala kung tutusin, kinikita ko sa abroad, kinikita ko rin naman dito. Sinuwerte naman siya sa pagtatrabaho dito sa atin. Kinikita ko na binibigay niya sa akin, sobra pa doon sa kinikita ng mga daily wage dito na construction worker sa labas. May tip ako every Saturday, so maabot ng mga 4,000 plus noong 1996 yung sweldo ko isang linggo. So mas malaki kasi kinikita ko sa abroad. Kasalukuyang nagtatrabaho si Ricardo sa kanilang barangay. Napatapos na niya ng pag-aaral ang tatlo sa apat niyang anak. Isa na lang ang pinag-aaral ko yung bunso ko. Pinag-aaral ko ng IT sa St. John Bosco. Buhay o FW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay o FW, bayan ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad sa iyong pagsisikap. Thank you so much to the 30th PMPC Star Awards for Television, Buhay OFW Award for Best Public Service Program for Action TV. Mabuhay po ang PMPC. Congratulations to our Head News and Public Affairs Chief, Ms. Lucy Cruz Valdez, from your Buhay OFW family. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, South Insula Condominium Beauty and Intelligence, Southville International School and Colleges, the Malaya Business Insight, APG International Aviation Academy Incorporated. Ibang bayan, ito ay alang-alang sa minamahal. Isusukal ang buhay kung kailangan ng ang mga